Hello! Sa inyo lahat, isa mapagpalang araw po mga kapatid. So may panibago na naman tayong gagawin at Dell. So power on natin. Ang problema nito ay yung nag-i-start up na expired na yung Windows. So hintay lang natin, nag-power on. Tingnan natin kung anong lalabas. So walang edit to, tingnan natin kung anong lalabas. Okay. Yan, loading pa ang kanyang Windows. Yun, medyo mabilis ang opening niya. So siguro naka-ano to, naka-SSD na. Kapag ganito kasi lumang laptop na to, sabi na pa-upgrade na to nung may-ari. So walang lumalabas. Ano ba ang lumalabas? Okay. Anong lumalabas? Expired daw. So tingnan natin. Ayun, lumabas na. Yan pala yung problema. So zoom natin konti. So ito yung problema ng ating customer. Ang lumalabas ay your Windows license will expire soon. You need to activate Windows in settings. Go to settings. So hindi na po natin kailangan pumunta ng settings. Kailangan natin i-activate gamit ang ating mga keychain. So yun ang gagamitin natin, yung mga keychain natin gagamitin natin. So wait lang. Unang gagawin nyo ay dapat disable nyo muna ang ating antivirus. Punta tayo sa type natin sa ating keyboard. Windows Defender. Yun. Ito yung Windows Defender. I-open nyo yan. And punta tayo doon sa settings nun. Settings ng Windows Defender. Ayun. Tapos, yung real-time protection. I-ano yan, i-slide pa pa-left. Slide nyo yan. So, naka-disable na yan. And baba tayo ngayon dito. And plug-in natin yung ating, yan, magkukulay red yan. Kapag naka-red yan, ibig sabihin ay naka-turn off na yung antivirus yan. Pwede tayo mag-install ng ating keygen para ma-activate yung Windows para mawala na startup na yon. Okay. Kailangan natin yung ating USB. So kailangan natin ito. Mayroon tayo dito activator ng Windows. Lagin natin yan. And zoom ulit natin. Yun, lumabas na yung ating USB, na-detect na siya. And punta tayo ngayon dito sa this PC, itong computer icon. Open natin. So ito yung ating USB, yung data, A data. Open natin yan, double click. So ito yung ating KMS Pico, ito yung activator ng Windows. Open natin yan. Open natin. May dalawang folder nyo sa loob. So mapapansin nyo, yung dalawang yun ang install nyo. KMS Pico install and KMS Pico portable. Unan nyo muna install ay yung install. Yan. KMS Pico install yun muna and i-run nyo. Run lang. So lalabas to ang Windows activator. Next nyo lang. Accept yung agreement. Then next, next, next. Wala na po kayong babasahin. Habang nagra-run yan, pwede nyo nang isabay yun. Habang nagra-run. And punta kayo doon sa pangalawang folder sa baba. And hanapin nyo yung KMS-ELDI. Yun. And right-click nyo doon sa baba. Yun, makikita nyo sa baba. Medyo malabo. Yan. Right-click nyo yan. And open. And click yes. May sinag ng araw kaya nagbablard. So yun, makarinig nyo, tutunog yun. Yan. Kapag ka tumunog yan, click nyo itong red. And naka 0%. Click nyo yung red. Okay. Yun, narinig nyo. Sabi, program complete. And yan, close natin. Ang ating USB alisin na natin. And punta kayo ngayon dito sa settings ulit. Yung parang hindi kainan ng antivirus ang ating crack. Punta kayo dito sa add inclusion, exclude folder. Yan, punta tayo sa drive C. Hanapin natin yung ating KMS Pico. Punta tayo sa Windows. Task natin medyo malabo. So punta tayo sa drive C and hanapin yung program files. Okay, ito. Nandito tayo ngayon sa KMS Pico. I-click nyo lang yan, i-highlight nyo and exclude this folder. Click nyo tong exclude this folder. Then, enter. Yun. And pupunta na yan sa ilalim. Mag-ano na yan, mag-extract na yan doon. At magsisave yan. And pwede nyo na i-enable tong ating antivirus. And i-enable ulit. Para hindi kainin, dapat ganun. I-exclude nyo yung files or folder. And okay na yan. And restart natin nung ating laptop. Tingnan natin kung lalabas pa rin. Start. Ilayon natin ating camera. Okay, walang ano yan. Walang 6-7 minutes. Oh,
Mga 5 minutes lang to. Mag-restart na siya. Hintayin lang tayo saglit. Ganun lang po ang gagawin natin kapag nag-ano tayo, nag-expire yung ating Windows na yung ating Windows ay crack. Kung hindi tayo gumagamit ng original, ganun lang po ang tamang pag-activate. Pwede nyo i-download sa Google at ilagay nyo lang sa flash drive or ilagay nyo sa inyong hard drive. Kasi kapag nasa computer, kinakain ng ating antivirus, dapat i-ano nyo pa yan. I-exclude or inclusion para hindi kinakain, para tuloy-tuloy yung inyong Windows. Alam ko bawal to, pero pwede naman habang wala kayong pera na pambili ng original na Windows. So yun, naglo-load pa, tingnan natin. Yun, please wait. Kanina, segundo lang, lumabas agad yung ano, start up. Yung Dell natin, lumabas na yung pangalan ng Dell. Dell ng Dell PC. Ito yung pangalan ng ano, computer name. Okay, yan, lumabas na. And tingnan natin kung lalabas yung ating warning na nakita kanina. So kanina, ilang segundo lang, wala pang 10 seconds, lumabas na. So nakalagay dito ay Windows is activated. Okay na, naka-activate na. So salamat sa inyo lahat sa mga nanood at sana inasundan nyo ang video na to. Doon lang gagawin, download lang kayo ng Windows keygen sa ating google.com. Nandiyan lang, mahahanap nyo. At lahat ng ating pwedeng i-download, available po yan sa google.com. Kayo na pong bahala mag-search kung ganun lumalabas or expired yung ating Windows. So sana ay nasundan nyo ang video nito. Sa mga bago po dyan, huwag nyo kalimutang i-like, share, i-subscribe. At share nyo na din po sa mga community nyo para sa may mga na-expire ang Windows dyan ay matutunan nila ang ganitong tricks para hindi na kayo pumunta sa mga shop. And makatipid kayo. Ayun, hanggang ngayon wala pa rin. So okay na yan. Okay na siya. Nox DG. So kapag tinype nyo yung ating pangalan ng channel ay lumalabas na agad lahat dyan. So napaka-searchable ng ating channel. Yan, nandun na yung ating channel, oh. Okay na. So hindi na lumalabas. So 17.1 na tayo. So road to 20,000 na tayo, mga kapatid. Ayan, okay na. Mm-hmm. Yan ang channel natin. Okay, exit na natin. And close na. And kukuhanin ito ng may-ari mamaya. Ayun, sa inyo lahat mga kapatid, shoutout po sa inyo lahat at sa lahat ng mga sumusuporta dyan at lahat ng mga viewers, secret viewers, at sa inyo lahat, thank you everyone. Palagi panunood ng ating mga video na ina-upload na tutorial. And maraming salamat sa inyo lahat and paalam and God bless you all. Mag-iingat lagi mga kapatid and bye-bye, paalam, see you sa next vlog.